Marahil ang ilan sa atin ay ang alam na si Apolinario Mabini ay pabor sa pamamalakad ni General Antonio Luna. Dahil kung iisipin, isa siya sa nagsuspecha kay Emilio Aguinaldo sa pagkasawi ni General Luna. Pero ano nga ba ang katotohanan sa liham ni Mabini kay Pangulong Aguinaldo? Totoo bang naglalaman ito ng pagtuligsa sa pamamalakad ni General Luna? Yan ang aalamin natin ngayon. Pero bago natin simula, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Noong sumiklab ang digmaan sa pagitan ng unang republika ng Pilipinas at ng Estados Unidos, bilang pinuno ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, nasa kamay ni General Antonio Luna ang pamamahala sa hukbong militar ng Pilipinas. Si General Antonio Luna ang nagpapairal ng disiplina at kaayusan sa hukbong watak-watak at halos demoralisado. Pero sa isang sulat ng punong ministro ng Pangulong Emilio Aguinaldo, ay tuluyan ng pinaniniwalaan at binigyan ng masamang kahulugan at tinuring banta ang mga sabi-sabi sa pagiging malupit na pinuno ni General Luna. Isinumbong daw umano ni Mabini kay Pangulong Aguinaldo ang pang-aabuso ni General Luna sa kanyang otoridad, gaya ng pagpapalabas niya ng kautusan na may nakasaad na papatahin na walang paglilitis militar ang sino mang di susunod sa kanyang mga utos. Nakasaad din sa liham ni Mabini yung ginawang pamamaril ni General Luna sa isang Chino sa Bukawi, Bulacan, nang hindi dumaan sa paglilitis ayon kay Mabini sa nasabing liham. Kung hindi kayang unawain ng isang mangmang ang kapangyarihang meron siya, paano pa kaya ang isang edukadong gaya ni General Luna? At iminungkahi ni Mabini na kausapin niya si General Luna ukol rito upang di pagmulan ng alitan. Muling sumulat si Mabini sa sumunod na araw para imungkahi na palitan si General Luna habang maaga pa bilang pinuno ng hukbo, dahil anyay nararapat lang ito sa tunay na nakapag-aral sa sining ng pakikidigma at hindi sa chemist na walang alam sa politika at batas. Taliwa sa inaakala ng marami at popular na kultura, ang nilalaman ng sulat na ito ay nagpapahiwatig na maging si Mabini ayaw sa pamamalakad ni General Luna bilang pinuno ng hukbo dahil sa taglay niyang kalupitan. Bago pa ang pagsumbong na ito ni Mabini, ipinanukala rin ni Mabini sa kanyang naunang sulat kay Pangulong Aguinaldo noong February 6, 1899, kasabay ng pagmumungkahi na disiplinahin ang Brigada ng Kawit. Kinakailangan ng diktadoryang militar, hindi dahil para pahirapan ng mga mamamayan, kundi para supilin ang anumang uri ng pang-aabuso ng mga opisyal ng militar. Marahil sa umpisa, masasabing pabot si Apolinario Mabini sa pamamalakad ni General Antonio Luna. Pero dahil sa suliraning dulot ng digmaan, ay unti-unting naapektuhan ang pamamalakad ni General Luna. Isama mo pa dito ang iilang paninira. Ito ang sinisilip na dahilan kaya nasabi ni Mabini na nagkaroon ng pagmamalabis ang general sa kanyang kapangyarihan. Gamit ang nasabing sulat ay isiniwalat niya ang mga nangyayari at iminungkahi niya na palitan na lamang si General Luna. Pero hindi ibig sabihin kagustuhan niya ang pagkawala ng general. Masakit din sa kanya ang mga nangyari. Ang tanging ninais niya lamang ay alisin ito sa pwesto.